Okay mga karadyo, gawa tayo ng DIY counterpoise or rat tail. Ano po? First, kailangan natin ng wire terminal. Yan, maliit lang siya. Sasakto lang po rin sa tornilyo. Then, kailangan natin ng coaxial cable. Ito ay 50 ohms. Ano po? Yung insulator po niya ay plastic. Ayan, mas better po ito compare po sa foam. Ano po? So first ay kinat na natin siya into 20 inch. Dapat dito is 19.5, pero nag-exceed tayo just in case magkaroon ng problema, magkaroon ng error, ay makakapag-adjust pa po tayo. Ano po? Then mamaya papakita ko rin sa inyo kung anong gagawin natin dun sa excess po niya. So first, kailangan natin itong tanggalan ng plastic. Ito yung pinaka outer part niya. Then i-remove po natin yung braid, yung tinatawag ng iba na ground, yun na sa loob po niya, yung outer conductor po niya. Ano po, ayun, nasa loob mismo. So pansamantala, ikakat natin ito, then play natin uli na okay na siya, na nabalatan na. Ano po? So wait lang mga karadyo. So ayun mga karadyo, nabalatan na natin. Ito na po yung braid nya. Tatanggalin natin, remove natin yan. So bali ang maiiwan na lang ay itong inner conductor nya with insulator o yung may plastic. Ano po? So ito na yung gagamitin natin mga karadyo. So gaya na sabi ko kanina, nag-exceed tayo. Sinobrahan natin yung length na dapat sana is 19.5 inch lang. Ginawa natin 20 inch. So meron tayong sobrang 0.5 inch. Ano po mga karadyo? Gagawin natin dyan ay ikakat natin yon. I-expose natin yung 0.5 inch. Ano po? So ito, may gamit ako rito is medida, hindi na tayo gumamit ng tape measure. So 0.5 inch. Ano po? Malus to lang. Ayan, ayan, ayan. Malit na malit lang. Ito yung i-expose natin mga karadyo. Ano po? Pilitin ko. 0.5 inch. Lahati lang dito. So ingat lang mga karadyo sa paggunting at baka magupit ko ng buo, baka pati yung nasa loob niya magupit. Ano po? Simple lang naman, dahan-dahan lang, hindi naman po tayo nagmamadali. Ayan. So naka-expose na yung 0.5 inch natin. Ano po mga karadyo, mapansin ninyo itong ginamit nating terminal, maliit, hindi kakasya sa loob yung ating insulator. Ano po, so tatabasan pa natin ng onte. Pero kung ang gamit nyo mga karadyo ay mas malaki yung ano niya, yung butas niya, okay lang naman kahit hindi niyo natutabasan. Ano po, importante lang kasi maipit natin. So dahil maliit yung nabili ko na terminal, so mag-a-adjust na lang tayo, didiskartehan na lang natin kesa naman di natin magawa, masayang lang yung oras. Ano po, so yan. Nandun yung kanina, may maliit lang. May maliit lang na diferensya. So fold natin. Ayan. Then ipitin natin.
gamit ang ties. Kita ba? Focus natin. Ay, mag-focus, focus ka. Kayo mag-focus. Ano? Sensya na mga karadyo, ha? Wala tayong ibang ano, pang video. Cellphone lang. Wala pa tayong budget. Wala pa tayong trabaho. So, mukhang bitin pa. At patay na konti. Okay. So, tanggalin na lang natin to. Ano mga karadyo? Cut ko lang muna ano po para hindi ganong matagalan. So mga karadyo, okay na po. Ipasok na natin siya sa loob. So higpitan na lang natin. Ayun, tanggal. So, gawa natin ng paraan. Yan. Ipit na lang natin. Okay, tayo. Yan talaga. Tsaga-tsaga. Diskarte na lang. Tayo mag ano, mag focus. Ayan. So lagyan na lang natin ng ano mga karadyo, stick glue para ano, hindi ka anong gumalaw yan yung pagkakadikit niya. Tayo mag focus. Ayan. Yan, lagyan lang natin siya ng stick glue mga karadyo para mas ma-secure natin. Ano po? Hindi gaanong gumalaw. Hindi pa. Okay, lalagyan pa natin ng konti. Ayan. Ano po? Hindi na siguro yan mga karadyo. Then lagyan natin ng
heat shrink. Para mag-steady. Ano po? Okay na siguro. Okay na yan mga karadyo. Ganyan na lang. Ganyan lang kasimple gagawin natin. Huwag na natin gawing komplikado. Ano po? So itong dulo nya, nasa inyo na yan. Kung lalagyan nyo pa siya ng heat shrink o hindi na, lalagyan na lang natin ng stick glue. Para yung naka-expose doon sa dulo na conductor niya. Ayan, yung main. Ayan, takpan na lang natin. Hindi pala kita sa camera. Ayan. Ano lang kasimple mga karadyo, okay na yan. Then sa inyo na po kung saan nyo gustong ikabit ito. Kunwari ito sa isang portable radio. Ayan, kinabit ko siya dun sa may tornilyo. Pero kung malaki-laki yung terminal po ninyo, pwede nyo siyang ilagay dito. 5/8 po yung size nito. Ito, ayan, sa may ring nya. Okay. So ground. So susunod na video ay titingnan natin yung continuity ng ground mula rito yung sa pinakita ko kanina and dito sa may terminal. Ano po? So yun lang mga karadyo, ganun lang kasimple ang pag DIY ng counterpoise. Bali yung 19.5 inch na po ay for dual band. Pwede na siya sa 2 meter and 70 centimeter band. Yun lang po mga karadyo. Sana may natutunan kayong. At paki-support na rin po at subscribe sa aking YouTube channel, Kuyang Esing Vlogs. Yun lamang po. Always keep safe mga karadyo. Mabuhay and 73. Bye-bye!